Hello mga kaina. Sayang nga't nakarating kami sa bahay ng lola ng aking asawa. Kahit naganda ligaw-ligaw na ang aming tricycle na sinasakyan, nakarating nga pala kami sa kanila ng alas 3 ng hapon. At pagkatapos, syempre nagpahinga naman din kami. At kinabukasan nga, ito na nga ang aming pupuntahan. Ang sabi nga ng kanyang tita, pupunta daw kami sa falls. At ito nga ang aming dinaanan. Sobrang titirik talaga ng dinaanan namin. At ayan niya ang kanyang tito, panay ang video. Vlogger yan. Pero alam niyo ba, sa pagkahaba-haba ng video hindi man lang na-save. So ayan, hindi ko rin nakuha. Wala na lang talaga akong nailagay na video pag alis namin ng bahay. Buti na lang talaga kahit paano nakapag-video din yung isa. Kahit dito na banda sa may dinadaanan namin, tingnan niyo naman guys ang aming dadaanan. Siguro pag nahulog ako dyan, hindi na ako makakabalik ng buhay. At ang hassle nga, kasi bukod sa pababa na yung dinadaanan namin, may mga bitbit pa kami mga bata. Ang bitbit ko nga pala yung aming bunso na 1-year-old lang. Kaya nga, matik na nga akong mahulog dahil dun sa aso na puti. Kasi nakikipagsiksikan, akala mo naman nagmamadali. At yan na nga, pinapauna ko. Pero aba, ayaw niya mauna, baka daw siya madigaw. First time nga lang namin makapunta dito sa falls. Kaya hindi pa namin alam na ganito pala ang dadaanan namin. Alam niyo ba guys? Sa pababang yan, hirap na kami. Lalo pa kaya kung pataas na kami. Diyos ko po Lord. Ang mga bata na dala namin halos ayaw pong lumapit sa iba. Yun talaga pinaka-hassle. At ayan na nga habang naglalakad kami. Tinatanong nga pala siya ng kanyang tita kung ngayon lang kami nakapamundok. Wala naman kaming bundok na maakitan sa Maynila. At gusto pa ata kami paakitin ng bundok sa Maynila. At kaya na nga't sabi ng kanyang tito, siya daw ang mauuna. At siya nga ay vlogger. At kukunan nga daw niya kami ng video habang naglalakad kami pababa. Pero sayang na lang talaga yung video, hindi niya save. At kaya na nga't gusto ng mama niyang hawakan ang kamay ko para alalayan. Pero mas minabuti ko na humawak sa kahoy kaysa sa kanya. Kasi kung mahulog man kami sa bangin, at least kami lang, hindi siya kasama. Nakakahiya naman kung isasama ko pa siya pag nalaglag kami sa bangin. Hindi ko nga pala expect na ganito ang aming dadaanan. Ang sabi kasi nila, bangin daw ang aming dadaanan. Oo nga, may bangin niya ang aming dinadaanan, pero hindi nila sinabi na ganito pala kalala ang daanan papunta sa falls. Pero okay lang, kasi paminsan-minsan lang din naman namin mararanasan ang ganito. Kasi di ko alam sa susunod kung makakapunta pa kami rito. Para ayoko na kasing umulit dito na may bata kaming karga-karga. At yun na nga't nangangalay na talaga ako. Ayaw man nang lumapit sa iba para kahit sana pa paano makapagtahin ang kamay ko. Pero okay lang, carry pa rin naman. Nakaya ko to kahit sobrang bigat ng dala ko. Alam nyo ba guys na sobrang lamig talaga ng hangin at tubig dito. Yung pakiramdam mo na may blocking ng yelo sa pinakataas ng bundok na to. Kasi sobrang lamig talaga ng tubig. Sinabayan pa ng sobrang lamig na hangin. Kaya hindi ko alam kung makakadigo talaga ako dito. Kasi habang naglalakad nga ako, hindi ako pinagpapawisan. Kahit sobrang layo na ng aming nilakad. At sobrang init ng panahon. Wala man lang tumulo na pawis sa aking mukha. Alam niyo ba guys na sobrang ganda talaga ng tanawin dito. Yung mga view talaga nila ang patok na patok talaga. Kasi hindi nga kami nakapunta sa mga view na gusto namin puntahan. Gawa na nga na ayaw nga magpaiwan ng dalawang bata. At yan na nga't malapit na kami sa sapa, karugtong ng falls. Kala niyo nasa falls na kami ha. Siyempre naglakad pa rin kami doon pababa para marating namin yung sapa. Habang nga naglalakad nga kami, inararamdaman ko na yung lamig na dumadali sa aking mga balat. At ayun nga, may hose pa nga rito. Dito pala talaga dumadali yung tubig. Papunta sa mga bahay-bahay. Kaya pala sobrang lamig talaga ng tubig. Yung akala mo galing sa rep. At ayun nga, kailangan ko pang umupo para lang makababa. Baka kasi kung hindi, gumulong-gulong na kami sa baba. Tingnan nyo naman ang aming dadaanan. Sobrang ganda, diba? At ayun nga't nahirapan na rin bumaba ang aking daddy. Pero kahit na nahihirapan siya, ay kumukuha pa rin talaga siya ng video. Para kahit paano meron akong ma-vlog. God save you, daddy. Thank you. At ayun nga't narating na namin itong
unang sapa na aming dadaanan. At nang makita nga yan ang anak ko, ito ay tuwa talaga sila. At ang kala na siguro, eh, dyan na kami maliligo. Hindi niya alam, dadaan lang pala kami. Nauna nga pala dyan yung ibang bata na kasama namin. Yung pinsan ng aking asawa. At nakita ko habang naglalakad nga kami, ito ang tuwa nga sila. Kasi nakarating na daw kami. At ang akala ko naman, totoo nakarating na kami. Yung pala, dadaanan lang namin itong sapa na to. At ayun nga, papatuloy na kami sa aming paglalakad kasi medyo malayo pa ang aming pupuntahan. At tungat nagsitawiran na nga kami dito sa sapa. At ayun nga, bukod nga sa amin, may dalang bata. Ay kasama nga pala namin dito yung kanyang pinsan na may kasama ring baby. At maliban sa baby eh, kasama rin nga pala nila yung kanilang bonsong kapatid. At ayun nga, gustong gusto na talaga ni Asher bumaba. Kasi nakikita niya kasi yung tubig. Kala mo naman talaga lumalangoy siya. Pag binaba naman, iyak ng iyak. At ayun nga, nagsisitawira na nga rin kami. At ito nga sa bandang to, nang nakatawid na kami, itinanong namin kung malayo pa ba yung aming pupuntahan. At ang sabi ng kanyang tito, eh medyo malapit-lapit ng araw. At ayun nga, nagpatuloy nga pala kami sa paglalakad. Kung doon nga, sa kabilang daanan, ipababa lahat. Dito medyo pataas naman ang aming lalakarin para makarating kami dun sa post na sinasabi nila. At yung mga damo nga pala medyo malapit lang din sa amin. At ayun nga, habang naglalakad nga kami, nakita ko nga pala ito, ang taas pala nito, parang bangin. At ayun nga, tumawid na nga kami. At nandito na nga kami sa post na aming pupuntahan. Nasa liblib na lugar itong post na ito. At ayun nga, ang aking kuya tuwa sa tubig. Hanggang dyan lang naman siya kasi takot nga po siya sa tubig. At ayun nga, trinay ko na rin lumangoy. Pero alam niyo bang, sobrang nanginginig na ako sa lamig niyan. Hindi pa po kung katawan ang nakababad sa tubig. At nakakit na nga pala sa kabila ang kanyang tito. At inaaya nga niya ang aking asawa na pumunta. Pero paano siya makakapunta? Hindi naman siya marunong lumangoy. Sa sobrang lamig niya, eh, halos ayaw ko nang lumangoy. Siguro sa bahay nila ako maliligo. Pero pinilit yung sarili kong lumubog dyan. At nainggit nga ako kay tito, kaya sumunod ako dun sa boys. Dahil minsan nga lang kami makapunta rito, susulitin ko na talaga. Kahit sobrang lamig ng tubig. At ayun nga, tinatawag ko dyan yung aking asawa. Sabi ko pumunta na rito. At ayun nga, bumaba nga siya. Kala niya, nababaw lang. Pero alam niyo ba guys, sobrang ganda talaga nitong boys. First time ko nga lang pala makarating sa falls. At alam mo ba ang naiisip ko? Sabi kasi ng lola niya na pag tumalon ka daw dyan sa falls, meron daw nangihila papunta sa ilalim at hindi ka na daw makakalutang ka. At ayun nga, natakot nga ako. Di na lang talaga akong tumalon kahit gustuhin ko man pumunta dun sa may banda sa tito niya. Natatakot pa rin ako kasi dayo lang ako rito. Baka mamaya din ako lumutang pag ako'y tumalon. At ayun nga ang daddy, sa gilid-gilid lang din. At ayun nga, pinalalayan ko na rin siya para makapunta dito sa pwesto ko. At nagpalitan nga kami ng pwesto para makapapicture naman siya katabi ng talon. At ayun nga, nakapunta na rin siya sa may talon. At kahit pa paano, nahawakan niya ang tubig talon. At ayun nga, sobrang enjoy talaga kami dito sa talon na to. Ako, totoo lang, first time ko talaga makakita ng talon. Pero sabi ng nanay ko, may talon naman daw dun sa amin sa Bicol. Ang pangalan ay Nakalih Falls. Pero alam mo ba, dun ako lumaki, pero never ko yung napuntahan na talon na yun. Hanggang ngayon, malaki na ako, di pa ako nakakapunta dun. Buti na lang talaga nakapunta ako rito sa falls na to. At sobrang nag-enjoy talaga ako rito. Hindi naman halata. At ayun nga, napagod na ang daddy, bumalik na siya. Kaya imbis na lumangoy, dahil hindi nga siya marunong, ay naglakad na lang siya sa gilid. At ayun nga, pinaiinggitan ko siya, sabi ko ganito lumangoy. At ayun lang guys for today's video. Salamat sa panonood. Bye-bye!